team nito. Albert Einstein, hindi lang siya magaling na scientist, napakalupit din na chess player. Bakit? Sa laban nito, guys. Nag-sacrifice siya. Bumomba ng atake. Parang pagbomba ni Cayetano sa basketball. Ito naman, ang bomba niya. Atake. So, analyze natin. No? White dito si Albert Einstein. At ang game ay natapos lang sa loob ng 19 moves. Napakalupit. Ganito kalupit ito sa Albert Einstein. So, tingnan na natin. E4, E5, Knight F3. At pinili niya ay Italian game. Ayaw niya ng Bishop B5, ang very common na Ruy Lopez. Bishop C5. So, itong Bishop ay syempre ang focus ay i-pressure itong F2. Same thing din dito, magkakaroon ng pressure sa F7. So, yan ang normal. C3. Talagang grabe yung pinipili dito ni, ano, ni Einstein. Kasi ang idea nito, eto na nga, no? Pinag-uusapan natin yung mga pagbomba niya. Bobomba dito sa D4. Pwede rin B4, no? Kung trip niya. Pero tingnan natin. Knight F6. Ngayon, ano na ang kasunod na gagawin dito ni Albert? Nag-continue na D4. Imagine, pinapakain lang itong pawn. Kasi nga naman, sa ngayon, naka-attack pa yung pawn sa bishop. Pero after ng pawn takes, check! Ano ang gagawin ni Albert Einstein? Naka-check na, bitin pa yung E4. Paano mo ngayon didepensahan yan? Isa pala to sa plano ni Albert. Dahil tumira lang ng Knight C3, nag-castling dito, E5. Ayaw mag-castling dito kasi nga makakain yung pawn. Sabi niya, hindi. Mamaya na ako magka-castling. Saka na, gusto ko na agad bumomba. Knight E4, so, dalawa na yung naka-pressure. Pero, imbes na depensa ni Albert Einstein yan, wala siyang pakialam. Kahit makain yung pawn sa B2. Siyempre, pag nagkaroon ng trade yan, capture, check na, ayan o, double na, makakain pa yung rook. Ano sa tingin nyo yung ititira dito ni Albert Einstein? Bishop D3. Ipinakain lang yung kabayo at pawn. At magkakaroon pa ngayon ng bishop takes rook dito, wala sa diksyonaryo ni Albert Einstein dito. Ang dumepensa, puro atake lang. Capture, check! Namomoro, pinagpapawisa na. Yung rook on A1, parang sabi niya, bakit mo naman ako pinamigay? Bakit? Pinagsilbihan kita ng tapat. So, ayan na. King F1 lang, syempre, hindi mo na kailangan mag-cover dahil nga ang idea ni Albert Einstein after ng bishop takes rook ay wala walang plano dumepensa at walang planong maghinay-hinay dito si Albert Einstein. Nag-sacrifice ng bishop, king h8, anong mangyayari naman pag kinain? Magkakaroon syempre ng king takes, knight g5. At dito, baka pwede na doon, no? Pero king g8 lang. And then after queen h5, eto na. Dito na magko queen takes g5. At sabi ng engine, mas okay pa dito ang black. Kasi after capture, so magiging queen, bishop, and rook versus napakaraming pyesa ng black. Pero, natakot si Cell. Nag-king h8 lang. Ayaw ibigay yung queen. Sabi niya, kaya ko tong depensahan. Pero, mukhang nakalimutan niya. Ang kalaban niya dito ay mahilig bumomba. Knight g5, another attack. Eto na, nag-g6. Bakit? Because of this move, queen h5. So, kailangan mong bantayan yung mga pwesto ng queen. h4! Sabi niya, pa g6 ka pa. Akala mo, yan lang kaya ko itira. Mag-h4 ako. King G7, eto na. H5, tuloy-tuloy lang yung atake. Rook H8. At kumain. Siyempre, kailangan mo kumain. Pawn takes. Queen F3. Medyo matindi-tindi dito, ha. At sabi nga ng engine, walang ibang good move. Queen F3 lang talaga. At yun ang nakita ni Albert. Engine move din dito si Albert Einstein. Stockfish. Parang siya yata nag-imbento ng stockfish. Queen F3, syempre ang idea is magkaroon dito ng checkmate.
Queen F8 at dahil dyan, blunder, bad move, nagkaroon ng 6-move checkmate. Tingnan natin kung makita ni Albert Einstein. Knight E6 check. Grabe, ibinibigay talaga yung pyesa. Capture. And then Bishop H6. Nag-resign na dito ang black. Bakit? Dahil kung itutuloy natin, first move, kain doon. Bishop takes F8. Naka-check. Walang magagawa. King G8. Tapos, Rook takes. Again, first move ulit. At ang mangyayari ay Queen F6 check. Kahit saan pumunta ang king, merong Queen G7 checkmate. Napakalupit ni Albert Einstein dito. Ay ano, padila-dila lang. Scientist-scientist lang yan. Pero ang level nito sa chess, ibang klase. Nakita niyo yung mga attacking yan. Fearless, yon si Albert Einstein.